talaga maingay. So, yun. Intro na muna muna natin, boy. Ano ba to? Ano gamitin? So, yun. Hi, guys. Welcome to the 19th episode of the Darkroom Podcast. Woo! Legal age na tayo. Legal age na. 19 na. Hindi na alanganin. So, yun. May nanonood na ba? Wala. Ah, si Sir Matthew Gayatin from si Tacloban. Sir Matthew. So, this is the Darkroom Podcast with your host. I'm Rick. I'm Marky. And welcome nga sa 19th episode. And 19. Yung walang ano, walang ataw dito, walang schedule kung kailan lang. Parang, oh, nagulat kayo, no? Nagulat early kayo, no? Ano namin, ha? May ano kami ngayon, may upload kami ngayon. Mostly mga two weeks palagi, no? Yes. More than 2 weeks tayo nag... Before mag gumawa ng bagong... Gumawa ng video ulit. Video. So ano nga, ano nangyayari sa inyo? What's up? Ano na bang nangyayari sa mundo ngayon? Medyo nagkakagulo. Pa-share na muna guys sa mga nanonood. Oo nga pala. Gusto niyo mo. Eh, si Matthew, I heard na ano, na plano daw nilang gumawa ng podcast din. Ooh. So, patuloy niyo lang yan guys. Oo, narinig ko na nagpapatulong mag ano, kung ano yung equipment. Yung equipment nga po namin pala, ano mga chip pa lang. Mga chip lang na ano. Para sa ibang ano. Dun sa ibang mga podcast. So, yun nga. Doesn't matter naman kung ano yung equipment nyo. The thing is, kung gusto nyo yung gawin, kahit phone lang. Uy, si Jaira lang. Lang. Mabilis phone lang. Or kahit ano, will do. So yun nga na so Sir Matthew, kung plano nyo collab naman. Oo, baka next naman, time pwede na tayo makipag-collab kay ano, kay Matthew pag natuloy yung ano nila, yung podcast nila. Ano bang planong title nyo dyan? So ipa-plug na lang namin kaagad sa mga manonood ng The Darkroom Podcast. Merong upcoming na bagong podcast na pwede niyong pakinggan. Yes, baka si Matthew. Ano, baka i-ano niyo rin, i-check out niyo rin sila pag available na 'yung podcast nila. Meron tayong currently 6 na nakikinig. Wow. Pinakamarami natin 'yan. So, 'yun nga si shoutout kay Ma'am Jaira na nanonood ngayon from dorm. Yes, sa OSPA dorm. Si ano rin, si Sir Mardy na nanonood. Hi, Sir. Hi, Sir Mardy. Kumusta kayo dyan? Si Sir Mardy yung ano, tao dito. Okay lang ba yung audio namin? Okay lang ba? Pakicomment naman po sa ano, sa... Pakicomment naman mga sir. Sa chat box or sa ano... Ano ba tawag dyan? Si Sir Mardy, siya yung nag-supplier dati dito sa ano, sa OSPA. Anong supply? Ano yung binayano? Sila yung product? Ano, yung C-arm natin. Ah, sila pala sila sa company nila. Sa company nila. Okay, Medical okay. One ata. Nakalimutan ko. Okay. Kumusta kayo dyan, sir? Kumusta buhay-buhay natin dyan? Ganda. Parang meron tayong bagong C-arm na darating. Oo nga sana. Kaso mas toxic yun pag ano. Okay naman, ingat kayo dyan. Yay, thank you. Ingat din kayo dyan, sir. Hindi ko nababasa dun. Hindi mo ba nakikita? Hindi ka nag-contact lens. Nagising ko lang. So actually, dito may stat scan si, ano, si Rick. Tapos, gawa na lang tayo ng video. Kasi uuwi din kasi ako next week, so hindi tayo makakagawa. Sabay-sabay lang tayo. Wala tayong choice. So, yun. So, nga, ano nangyayari sa mundo? Anong meron? Ano ba? Actually, yung episode na to is, naisip namin pag-usapan yung nangyayaring
Anomalya sa ano, palya. Kumapalyang yung balik ng probinsya ng COVID. Dahil sa ano? Sa mga di nakakaalam, nandito po kami sa ano, sa Leyte. Tsaka Leyte yung pinakauna, pinakauna ba? Yan ba yung Leyte ba yung pinakaunang binigyan ng balik probinsya program or isa sa mga ano, isa kasi isa nga sa mga pinakauna, no? Oo. Kasama yung Leyte. Tapos sa mga hindi pa nakakaalam, naging successful po yung ano, yung balik probinsya. Nakauwi po yung over 400 or mahigit 180. Hindi ko alam yung exact number. Pero kaso lang, well, nakarating sila dito safely, pero merong isang nag-positive sa I think dalawa na ata. Dalawa na. Baka sila yung magkatabi dun sa ano, sa bus. Bus ba yun ano nila? May airplane tsaka may ano, may merong bus. Ah. So may mga bago tayong viewers, si Rodamay tsaka si Sir Kenneth. Sir Kenneth. Ano na? Kamusta tayo dyan eh? Kung meron kang mga ipa-plug dyan, i-plug mo na. Paano ba ito ma-share? Share ko sana yung ano eh. Sige. So yun nga, merong dalawang ano, may dalawang nag-positive, tapos nagkaroon ng outreach sa social media about regarding dun sa ano. Kasi nagkaroon ng positive dito sa Leyte na dalawang bago. Tapos hindi natin alam kung ano mang ano, sigurado makaka hindi naman ano, makaka madadagdagan kasi may hindi maganda yung ano eh, parang si Mayor Richard Gomez nga eh. Naano dito, since nasa Ormo kami, parang trending ata sila mayor ngayon. Nagrarant si mayor sa Facebook ngayon eh. Oo nga, dahil dun sa ano, dahil sa nangyari yun. Sabi, but the anta dito palang kulang daw sa coordination and also tawag dito. Lack of ano, safety precautions. Oo nga. So, ano ba? Marami yung nagiging nagwo-worry dahil sa balik probinsya na yan. Kasi nga, lalo nga, halos ilang buwan, no? Ilang buwan walang tawag positive dito, walang positive cases. Case dito sa atin. Tapos suddenly, nung nagkaroon ng balik probinsya, tawag dito. Suddenly nagkaroon. So, yung mga tao, hindi natin maaalis sa kanila na tawag dito na magalit, mainis. Oo. Kasi nga, syempre ilang buwan. Buwan ka na rin, tsaka ilang yung naka-quarantine tapos suddenly ganun lang yung mangyayari. Parang inano lang nila, pinauwi lang nila yung positive doon. Ay, mali. Ang daming meme kaya na lumalabas ngayon. Dami ko nakikita sa ano, sa social media na tungkol sa ano niya. Tapos very alarming siya kasi gumagawa kami dito ng ano, paraan na maraming nagsasacrifice para hindi madagdagan yung cases dito sa Leyte. Tapos yan, ganyan pa yung nangyari. So super close up na tayo mga papi. Oo, kasi nga ano, malayo yung ata dito yung mahirap yung dating close setup namin. So close up na muna. Ibang angle na muna yung ano natin. Wala pa. Sinadya talaga namin yun na ano na po. Ha? Dumadating. Wala pang dumadating. Hindi, i-share ko sana yung i-share ko sana siya sa... Oo, bagong perspective lang muna tayo. New perspective muna. New outlook sa bagong ano. Pero sa mga hindi makakapanood ngayon, pwede nyong panoorin to sa YouTube. Pwede nyo rin pakinggan sa Spotify tsaka sa Anchor. Yung sa YouTube, meron kaming ibang angle rin. Doon lang tayo sa original yung ipopost original namin. Original na ano natin. Original nga. So ito for ano lang talaga? For Facebook Live lang talaga na. So sa susunod na episode, mag-hire na rin kami ng makeup para hindi naman tayo mukhang haggard. Kasi close up na to eh. Sorry naman mga sir. sa ano, sa
sa unang mga ano, kaya hindi natin dinirikita yung mga tagyawat natin dito eh. Ngayon, ngayon nakikita, obvious na eh. Obvious yung mga eyebugs eh. So, looking back, oo nga, ganun talaga eh. Eh, hindi talaga maganda yung hindi nagkaroon ng lack of ano coordination galing sa national. Kasi, mahirap yung ganyan na, ano yung sinabi ni Sir Ken? Super close up pa rin. Kala ko may sinabi. So, yun nga, sabi nga nila, hindi nila inaasahan na ganyan magiging ano magpapalya fulfill yung ano balik probinsya kasi pinauwi nga nila pero meron pa lang positive. Very alarming yan kasi parang beta testing pa lang tapos ano kaagad linabas kaagad yung ano. Hindi ay ano muna na testing muna natin mga sir pero ilalabas na natin to. Nako. Very alarming kasi syempre kung dito lang sigurado kung may pinauwi pa sila sa ibang probinsya mas lalong darami. Parang yan yung binibigay nila. Okay naman yung ganun na papauwiin as long as may mga protocols talaga na sinusunod. Naman. Dapat yung protocols talaga na ano na ang tawag dito na susundin talaga kasi step by step pa tapos yung standard talaga na ano na like itetest mo na lahat ganun kapag hindi pa linabas wag mo nang lumabas. Oo. Parang si Kim Cho tayo yan. Ay, parang naging si Kim Cho. Tayo, mga 360 tayo. Mga 360 tayo niya. Maging meme tayo dito eh. So yun, tayo dito, dapat, ano talaga, pinag-isipan talaga yung mga protocols na dapat i-implement bago pinalabas na. Kasi mahirap din naman, siguro kailangan din muna natin ilagay yung ano natin yung mga sarili natin sa kalagayan ng mga wala dito like yung mga nandun sa ibang lugar na inabot ng pandemic na to ng COVID quarantine dun sa so syempre sila tao dito mag-i-insist talaga sila na kung pwede ba kaming umuwi ano ba yung dapat nagawin para ano para makauwi din sila. Kasi yung nang mangyayari talaga, maubusan sila ng resources doon. Ang hirap kaya kala. So kailangan mo din ng ano, kailangan mo rin silang isama doon sa ano eh, sa kailangan i-consider. So yun nga, hindi naman natin sila pinagbabawalan na pauwin. Kaya nga nagbigay yung gobyerno ng ganun eh. Pero yung pagkukulang lang talaga ng gobyerno dun eh dapat nagpinatest sila or gumawa sila ng protocol. Parang, yun nga, sabi nga, gawa sila ng protocol na bago pa uwiin dito, gagawa dun ng ano, ng magtetest dun. Then, right after, pagdating dito, meron na ulit. Tapos, meron na namang quarantine. Hindi mo na papauwiin kasi sabi pa nga yung LGU dito sa Leyte ay iba sa LGU sa Manila. Kulang yung resources natin dito kaysa dun sa Manila. Sa Luzon. Hindi natin kaya ng marami napakaraming cases dito. So mas maganda kung mag-coordination. Proper coordination lang talaga 'yun. Tsaka yung ano, yung tawag dito, yung mga protocols nga dapat sinusunod. Kaya para syempre yung mga tao dito sa atin lalo na dito sa Leyte, ilang buwan tayong although may mga positive cases tayo dito, pero as much as possible nililimit talaga or kung tao dito hindi ganoon karami. So kahit papaano lahat nagsasakripisyo para sa ano para sa tao dito hindi nga kumalat yung COVID na yun. So na-prevent nila natin.
So yung ibang tao nagkakaroon niya ng ano, nagkakaroon ng discussions kung ano ba talaga. Parang nahati yung yung discussion. Yung mga tao. Publiko. Uuwi, ba't niyo hindi niyo kami pinapauwi, ganyan. Wala na kami makain wala, dito. Wala, ganun. Yung parang nahihirapan tuloy yung ano, nahihirapan tuloy yung... Gobyerno. Yung... Ano ba? Yung mga tao doon? Oo. Ah. Pero dapat maging open-minded din kasi yung mga tao ibang dito sa tao, atin. Oo. Sinasabi nila na wag pauwiin dito kasi wala kaming cases dito. Pero hindi naman ganun. Hindi naman ganun. Basta meron lang ano, meron lang proper protocol. Yun lang talaga hinihingi ng mga tao dito sa mga liblib na lugar, sa mga sa mga probinsya. Oo nga. Tapos, hirap kasi ng ganun eh. Oo. So, kayo guys, ano ba yung ano? Ano yung tawag dito? Ano yung, para sa inyo, ano yung mga reaction nyo dun sa nangyayaring balik probinsya na yan? But kasi alam ko, pagkakaalam ko, matagal na dapat i-implement yan eh. Yung balik matagal probinsya na yan. Kasi nga, to decongest yung Manila. Kasi nga, sobrang tao na, sobrang crowded na ng tao dun. So, kailangan pauwiin yung iba. So, di ko alam kung bakit ngayon siya na-implement kaagad. Bakit, ano yung, uy. Shout out mga sir, may nandito si Sir James Andrew. James. Hain hiba, uy. At atakloban. So yun, hindi, sino ba yun? Alam ko si Bongo ata yung ano niyan, hindi ko lang sure. Siya yung parang, ano yung, si Senator Bongo yung, Mama, okay na po ka. Siya yung ano, siya ata yung tag dito, yung nagpo-push doon sa ano, dun sa balik probinsya. Balik probinsya na yun. Yun nga yung ano, meron talaga tayo, meron, hindi naman natin masisisi si Bongo. Kasi maganda naman yung ano niya, yung intention niya na pauwiin na yung mga hindi taga Manila na gusto na umuwi. Pero mali naman yung ano niya, yung pag-implement. So, sa mga... Yo, nag-message siya. Sino? May ano. And then, dun sa ano, ibabasahin natin yung comment ni Kenneth. Ang haba naman yan. Asa ba? Pwede mo makita dyan? Loading yung ano natin eh. Ano yung internet? Hindi, may ano eh, may... Pwede ba tong ano? Naka-record tapos... May pwede ata eh. Ay, hindi ko lang sure. Baka mawala yung audio natin. Wag na lang natin. Pero precaution implementation was shitty. Problem is people on the... Wait lang. On the global. Discriminates the... Haba niyan. Oh, shit. Meron tayong binabasa. Comment ni Sir Kenneth. Sa mga hindi nakakaalam, si Sir Kenneth ay isang original host dito sa The Dark Room Podcast. Ngayon, sorry, ang bagal ng internet. Yo, speaking of internet, have you seen the ano, yung na-hack yung PLDT? Hindi ko pa nakita pero narinig ko. Sobrang layo ng pinag-usapan natin pero since na nangyayari ngayon to, internet. Siguro ano natin, ipag-usapan ano natin. Bang nangyari doon? Ano bang nangyari doon? Yun na nga, few days ago parang nagkaroon ng hack yung Twitter account ng PLDT. Yung Twitter account lang, hindi yung PLDT mismo. Hindi mismo yung PLDT. So, saan na ba? Yung problem sa may comment dito si ano, si paring James Andrew. Sabi, yung problema sa tao kasi kung walang gawin ng government ay nagrereklamo, tapos pag may ginawa ng paraan nagrereklamo pa rin. Well, ganun talaga yung mga tao, pare. Mm-hmm. Kailan pa ba mag-aano? Kailan pa ba magbabago yan? Wala. Hindi ko makita yung comment si niya. Sir Martin merong sinabi. Sino? Si Sir Martin data, sabi niya, nasa Fuji Healthcare na ako, pare, ngayon kita. Nagawi daw tayo sana sa Manila. Huwag nagawi. For sure, looking sir. Looking forward to see you, Sir Mars Martin. Sir Martin. Balikbayan, hirap na ano natin. Yeah. Social media discriminates balikbayans, which
is unfair. Di naman nila ginusto at di naman nila alam na carrier sila. So, should have testing. So, yun na nga. Kung nag-experiment pa naman ang ano, nag-experiment pa naman ang gobyerno, dapat yun na nga. Tama talaga yung ano, tama talaga yung point ni Kenneth doon. Dahil currently, yun na nga yung nangyayari, discrimination sa mga umuuwi. And also discrimination sa kahit yung dito lang talaga sa probinsya na uuwi nang merong positive case. So siguro magkakaroon lang talaga ng peace of mind yung mga tao lalo na dun dito sa atin sa Leyte kung tao dito may proper protocols talaga na sinusunod yung mga yung gobyerno na i-test dito before sila pauwin kung saan man sila na lugar ay i-quarantine muna sila and then may test ulit kasi what is the use na nagkaroon pa tayo ng testing center dito tapos hindi naman gagamit ng mabuti. Kaya nga nagkaroon tayo ng testing center dito para at least medyo mabilis na yung results ng COVID. Oo. Kasi alam naman natin parang yung mga nagpa-positive na kasi ngayon tsaka yung mga galing sa ibang lugar na may positive. Sobrang discrimination yung natatanggap nila. Oo, oh, mabubasa mo talaga sa ano eh. Coming from the public. And also sa social media, syempre yung mga tao, lalo na yung ang tao dito, yung naaapektuhan mismo. Yung, yung nandun sa lugar kung saan meron positive at the same time yung mga tao na uuwian nila. Syempre magre-raise talaga ng ano yun ng alarm. Alarming talaga para sa mga tao na tatanggap kung saan kayo umuwi. Siguro tawag dito kung meron talagang protocol na sinusunod like i-test talaga, i-swab lahat. So siguro yung mga tao magkakaroon ng peace of mind. Sila. At least na-test na sila, ganun. Oo, pwede na silang makauwi. Ganun. Oo. Yun nga, mas maganda kasi kahit na sana naman sa susunod na gagawa ng plano yung gobyerno, gumawa muna sila ng check and balance. Hindi naman natin sinasabi na wala silang ginawa. Na chicken balance. But they could have done it better kumbaga may mas maganda pa dapat na ano. Tsaka parang ilang weeks lang ata pinush nila yung uwian na parang yun. Hilaw tapos, kasi yun eh, hilaw. Yeah, Ma'am Darlene Jabs is watching. Si Ma'am also Darlene. Sir Jay Martin. Ay, si paring Jay. So yun, napaka dalawa na lang sila nanonood. Dalawa na lang nanonood. It's okay. Actually nag-aano lang naman tayo. Ah, okay. So ang tawag dito, napaka sad lang ng ganong pangyayari, kumbaga. Kasi nag-iingat talaga tayo. Ayaw nating dumami pa. Yung tapos saan tawag dito yung nag-ano pa si Panelo Salvador na, oo tapos ano parang kinall out niya ata si Richard kasi nga nung time na kung saan meron dumating na for nabalik probinsya nga papunta dito sa Ormoc nag-react si Richard Mayor Richard sabi niya parang basta nakalimutan ko yung specific na sinabi niya tapos sinagot naman kaagad siya ni Panelo. Sabi na kala ko ba meron kang ganyan ilang bed capacity ng mga hospital tapos ready kayo tapos kaya nga wala kayong COVID cases kasi nga ready kayo so dapat daw pag may dumating kaya niyo silang i-accommodate instantly kasi nga hindi nga kayo eh tapos medyo shitty naman yung sagot ni Panelo. Sabi dito,
Siyempre, magagalit talaga si ano, magagalit talaga si... Hindi naman para sa inyo yung ano eh, yung ready. Yung mga tao dito sa Leyte yung rini-ready nila. Hindi naman yung tao galing sa ibang lugar. Yun yung mali. Mali yun. Mali. Sobrang mali. Ay, no, nakakaano, nakaka-ano. Nakaka-stress yung sagot niya. Parang... May bagong nanonood si M.M. Makasil. Yo! Oh, Sir M.M. Makasil from ano... From Tacloban sa St. Paul's. Uy, may si Ma'am. May nag-comment si Sir Matthew. So sabi niya, na-test daw yung mga umuwi. Ang problema, di pa lumabas yung result, nakauwi na. Kaya nga eh. Yun na nga yung nakakatawa doon. Bakit hindi nilang hinintay muna yung result na yun? Bakit pinauwi sila agad? Or kung ganun man talaga na nagmamadali silang iuwi. Siguro, para sa akin lang ha, dapat in-stay na muna sila sa Tacloban. Nagkaroon ng yung dito sa Region 8 talaga, sa atin, nagkaroon talaga ng holding facility para sa lahat na uuwi. Nauuwi, parang quarantine house. Doon na muna sila before sila pauwiin kung saan man sila na mga towns. Oh. Para ano, para mas less yung chances na magkaroon ng mga infection, contagion. Mahawaan yung iba. So, siguro, para sa akin lang naman yun. Ah. And then, pag okay na, lumabas yung result nila, saka pa sila ulit i-quarantine kung saan man sila nakatera. Di ba? Kasi nakakainis yung ganun. Iba kasi, alam nyo ba yung ano, yung iba, sabi, yung kasi pagkakaalam ko, nagkaroon daw dito sa isang malapit, sa Tanawan. Tapos, hindi ko lang naman alam kung legit talaga yung ano. Tapos sabi, nagmotor lang daw pa uwi. Sino yung galing sa Balik probinsya? Oo, hindi ko alam kung totoo yun, pero parang ano, parang ang laking kabobohan naman ng ganun. Parang ano eh, yung ginawa lang ng gobyerno eh, sa... Sige, libre kayo umuwi, okay, pero bahala na kayo. Bahala na kayo dyan. Ready naman yung mayor nyo sa Ormoc eh. Nako, pwede, kung pwede lang nating i-invite dito si Richard May... Richard, oh, baka Mayor, Sir Mayor Richard. Mayor, baka ganun, gusto kayong mag-guest dito sa mag-guest show dito namin. Mag-guest dito sa show namin, baka naman. Dito kayo mag-ano sa opinion nyo. Ano tawag dito? Malapit lang yung bahay nyo dito. Nasa likod lang ng nasa likod lang ng hospital namin. Ano tawag dito? Pasensya na sa mga listeners namin kung ilang episodes na ito parati yung ano namin, yung topic namin. Kasi ito talaga yung ano natin eh. Ito nangyayari sa buhay natin eh. Lahat tayo affected nito eh. So new era to eh, normal era, new normal. So ang tawag dito, syempre hindi maiwasan natin na tayong lahat ay magkaroon ng opinion sa mga nangyayari. So at least yung iba na hindi nila kayang ipalabas yung ano nila, yung mga sentimiento sa buhay-buhay. Nandito kami. Nandito kami. kami na yung kami magsasalita para sa inyo. Well, sa perspective lang naman 'yan ng mga ano, nagtatrabaho sa healthcare ano. So, hindi naman namin alam kung ano yung na ano ng ibang tao. Eh, yung own opinion lang talaga namin 'to. So, ano nangyari? Speaking of own opinion, gumawa kami, ano pala, o nga pala, ginawa na tayo ng ano, ng video. Profile. Shout out lang po sa... Sa Philippine Podcast Directory. Meron na tayong profile dun sa kanila. Oo. So yun, nakakaano naman. Ewan ko lang kung may nanonood ba dyan. Meron naman. Sa mga bagong ano. May nanonood ba dun sa ano? As you can see, malaki. Hindi namin alam na sobrang laki ng community ng podcasting dito sa Pilipinas. Oo. Lately lang since naka-join kami dun sa Philippine
Podcasters PH. Mm. Tsaka dun sa Philippine Podcast Directory na anon kami, naka-join kami dun sa group nila. Nakakapanibago na ang dami pa lang ganito. Kasi dati yung ano, alam ko lang basta nag-YouTube, maraming gumagawa. Tapos sa podcast kasi since nung nag-start tayo, ano tawag dito, ang konti lang sinesearch ko sa YouTube, Pinoy podcast ganyan, tapos ganyan. Parate ganun lang yung ano, yung lumalabas. Tapos nung na-check ko dun sa ano, naka-join kami dun sa group. Owen, nandito si Raymar. Ay, nandito rin si Sir Seg. Nandito si Sir Seg. Meron tayong guest. Sila yung duty ngayon. Sila yung mga duty. Nakikigulong kami sa ultrasound. Nandito lang kami sa undisclosed na location. Ay, nanonood si Sir Seg. Pero nandito ka. Nangyayari. So, meron ba kayong gustong sabihin? Shout out sa dito kayo sa Mike MC, mga duty ngayon. Yo. Sino wife mo, sir? Shout out sa Saudi Arabia. Eh, at saka yung mga kapatid ko. manood daw kayo. Na shout out. Ikaw si Raymar. No, shout out pala sa mga ano, mga people diyan, lalo nang sa ano, sa Leyte. Ingat po kayo, ha. Tsaka ano, kay Baby Curse. Yay! Boom! Sino nanonood? Si Sir Segi pa lang. Wala na, isa na lang nanonood sa Sir atin. Sir Segi na lang, loan. Huwag mong tanggalin, ha? Oo, para hindi kami maano. Ma-zero. Yun lang talaga zero. Yung ano namin, yung target namin. So walang nanonood, mga kaibigan. Ay, tatlo na sila! Na? Sino? Hindi ko alam. Hindi mo alam. So yun, Apat na? Apat na. Hindi ka. Yun lang talaga yung target namin. Walang, ano, zero, ano, zero, zero, zero viewers. Kayo, ba't may silahis sa likod? Ba't may silahis daw dun sa likod? Ay, Sir Ken, grabe ka naman. Hindi naman to silahis. Namimiss ka na daw niya, Sir Ken. Kailangan ka ba babalik ng urmok? Ay, balik ka na, Sir Ken. Hindi na kami galit. Jump tayo ulit. Oo nga, hindi na kami nakakapag-jump ng ano. Inahalikabok na yung gitara at yung beatbox yung, din sa dorm. Oo, nanlalamig na kasi nakatutok sa aircon. Nakatutok na. Nakaharang sa ano, sa aircon. Kaya pala ang init, no? Yun lang. Sinisip pa yung ano, yung beatbox. Sinisip pa yun. So, look, ano? The mother. Sir Segu, the mother lover. Ano daw? The mother lover. Hi, Sir Ken. Shout out nga pala sa'yo. Some mother love. Ay, nanonood din si Sir Gideon from Kerpsilog, mga kaibigan. Isa sa mga successful podcasters dito sa Philippines. No. Charot. Sir, paturo naman kung ano. Anong yung sekreto ng pagiging ano, pagiging maganda, sikat. Sikat. Sila yung mga ano sa Kerpsilog, eh. Ang dami na nilang post. Mga listeners. Saan na kayo pupunta? Alis na kayo. May tumatawag po. May tumatawag. Duty sila eh. Duty kasi sila eh. Kami nandito nakikigulo lang. Shoutout kay Sir Gideon and also kay Sir Glenn from Kerpsilog. Hi, sir. Thank you for watching sa live namin ngayon. Ay, natin dito. Ba't parang weird ng ano natin? Ng camera. Yung ano nga natin eh, yung main camera natin, di natin tinitingnan. Hindi natin nakatingin din sa ano eh. Naka-record ba yan? Hindi ko na kita. Naka-record. Ah, okay. Na-check ko naman siya. So, yun nga, pag... Ang tao dito, ang hirap naman nun. Kanina pa tayo nagsasalita, di pala na-record yung ano natin. Na-record yung main ano natin. Ako. Patay tayo dyan. So, kanina, ang hirap, nag-a-adjust pa rin talaga kami kung ano yung setup. Dito sa live na to. Kasi
ang tawag bago dito? Lang kami, second bago, episode. Second episode pa lang na nagla-live kami. So, kanina nag-live kami pero naputol kasi ang pangit ng ano. Ang pangit, pangit ng angle ng ano natin. So, siguro ganito bago. Na lang. Ganito na lang yung ano natin. Yung setup natin sa live. Sa susunod, parang ganito na lang yung ano namin. Ganito na rin siguro para ano mas maganda. So, yun. Ano pa ba? Ano pa ba yung mga latest na ano? Nangyayari sa mundo. Parang ano tayo eh. News. Parang news lang tayo. Tapos kung ano yung pinag-uusap. Wala na kasing TV Patrol eh. Oh, tayo na ba yung ano? Wala na eh. Papalit sa TV Patrol. Sa mga nanonood dyan. Wala lang kaming chika meaning. Hindi namin alam yung mga nangyayari sa showbiz. Eh. Sino ba yung mga ano? Please ano naman, comment naman kayo kung sino yung mga nandyan pa. Magparamdam kayo kung sino yung tatlong taong nandyan. Sino ba yung tatlong nandyan? Sino? Ay. So, welcome sa mga bagong nakakapanood. Hindi po kami magbebenta ng kahit ano dito. Pamain na lang po, pamain. So, ano pa bang nangyari sa mundo? Lately. Ano ba? Lately, yung ano, yung dun sa Minnesota. Alam mo na. Minneapolis. Minneapolis. Minnesota tuloy. Minnesota, sa ano yan eh? Nagkakagulo dun. Nagkakagulong bala dun. Parang yun yung nangyari, yun yung bago sa ano, sa May. May ba yun? Sa June. Isa, yun yung pinaka ano. Aside sa, kasi after ng ano, ng sunog sa Australia ba yun? COVID na, tapos ilang buwan, tapos wala na. Tapos ngayon ito na ulit. Ito na ulit. Meron. Ay, si Sir Matthew na ay, siya yung magparamdam na. Sir Matthew, ano ba yung ano, kailan ba kayo gagawa ng podcast nyo? Sino naghihintay yung, kami. Ikaw lang ba? Or gagawa, may kasama ka? Ano, sino yung kasama? Partner mo? Or sino yung mga kasama mo? So, oo nga, looking back, si ano, si Sam... Balita ako, mga woke din to sila, Sir Matthew. Oo. Shoutout sa mga ano. Shoutout nga pala sa mga inuman, no? Yung mga pa-woke na mga topic natin, yung mga topic natin noon. So, yun nga, si... Ano bang nangyayari dun sa Minneapolis? Bakit may sunog sa police station nila? Oo, mag-fight nights kami. Oh, lilipat ka na ba sa kanila, Kenneth? Ano ba yan? Ay, ano fight iniman mo na kami. Ay, fight night. Yung ano kasi yan eh, tawag dito, episode sa Joe Rogan. Ah, hindi. Yun na nga. Parang, talking about ano, talking about mga laban. Kahit ano, mostly UFC. Sa UFC, okay. Tapos boxing, ganun din. So, yung mga kasama nila dun, si Eddie Bravo, sino pa ba? Di joke lang. Plano pa lang mga lodi, wala pang definite date, di nga sure kung matutuloy. Wow. Ituloy nyo lang, ituloy kasi, nyo. Kami din naman eh, nung una, wala talaga kaming ano, wala talaga, hindi namin alam paano magsa-start. Hindi namin alam kung wala talaga kaming idea. Kung ano lang yung meron kayo, itry nyo na muna. The thing is, fight kumpanya pala. Fight kumpanya, no? Nga. Yun yung ano. Yo, what's your, atog dito, reaction kung bakit aalis na si Joe Rogan sa ano, sa YouTube? Okay lang ba kayo doon, mga kaibigan? Sa bakit? Saan na ba siya pupunta? He signed a deal with Spotify for $100 million para doon na siya solely Spotify and also yung mga videos niya. Sa Spotify, ano lang eh, music lang eh. Hindi ko alam, siguro mag-i-extend ng ano, mag-i-extend yung Spotify for ano, for ibang ano, media para ano. Media. So, doon na siya. Malaki bayad ng Spotify, 100 million, oo nga. Exclusive na siya doon. Pero alam nyo bang ano, parang hati yung mga tao doon, yung reactions. Kasi, paano daw yung mga ano, yung mga... Hindi nag-Spotify. Walang Spotify. Tapos, hindi nila... yung YouTube is ano, napaka-free, accessible sa lahat. Tapos, ngayon lilipat na sila sa Spotify, so... May bagong nanonood si Near Yo. Yo.
Papi Nerio. Si Papi yung Chulo. Yung gumawa ng ano namin, ng intro. Intro. I-play nga muna natin, okay, mga sir. In tribute kay Papi. Oh, since nandito si, ano, si... Para Daddy na, Nurse. Daddy Nurse. Kamusta kayo dyan nila, bebe, ano, baby... Ito. Baby Julian, Baby Julian. Dapat nilagay mo dito yung Baby Julian. Din din din. Daddy Nurse, ito yung ginawa mo. So yun. Nag-comment si Kenneth, I don't really watch full episode. Hindi mo talaga tinatapos. Ako, nanonood ako doon pag ano, pag naglalaba ako. Yun yung pinapanikinig mo. Yan talaga yung pinapanood ko pag naglalaba ako. Pag ano, pag yung whole episodes. Nauubos, nakukompleto mo. Hindi naman. Kasi pag 1, 2, 3 lang yung paglalaba ko, ilang minutes lang tapos na. Pero yun talaga yung ano, dinadownload ko. Tapos... ano, audio lang usually. Hindi nga ako masyado panood na ng mga panood episode ngayon. Kasi nabibisi ako sa Netflix. Ano bang pinapanood mo sa Netflix ngayon? Ano, lately yung ano, yung Jerry Epstein, ano, documentary. Ay, ano, he did not kill himself. Did not kill himself. Yung, ano bang ginawa niya dun? Ano, parang, hindi kasi ako mahilig sa mga ganyan eh. Hindi ka kasi mahilig sa mga conspiracy theory. Hindi ako mahilig sa mga ganyan. Mahilig na ako sino sa mga history, history eh. Sino yung mga na, ano, may alam dun sa he did not kill himself, mga kaibigan? Parang naging meme yan last year. Parasite. Eh. Parasite. Yung kapatid ko nag-comment. Parasite daw. Eh, nakikiparasite lang talaga sa Netflix. Wala tayong magagawa. Unless i-ano mo ako. Gawan mo ako ng bago. Gawan mo ako ng sarili kong account. Okay lang. Same here. Depends, I guess, kung about aliens conspiracy. Hindi pa din natin. Well, ganun talaga. Halos pare-parehas lang talaga yung mga trip natin eh. Aliens and conspiracy. hindi ka naman ma-ano eh. Panoorin nyo, Sir Matthew, yung ano, yung Filthy Rich sa ano, sa Netflix. Pero mas maganda pag manood muna kayo ng mga sa YouTube. Kasi parang, tawag dito. May background na kayo dun sa, ano, sa papanoorin. Oo, lalo na pag nanonood kayo ng ano, mga episodes sa Joe Rogan. Bakit? Inano ba ni Joe Rogan dun sa show niya yung ano? Oo, oh, ilang beses na rin. Pa-shout out po mga friend ko. Well, sino ba naman makakatapos ng isang episode? Yung isang episode umaabot ng 2 oras, 3 oras. Nakakatulugan ko na lang yung ano, yung isang episode, hindi ko talaga matapos. Hindi pa matapos. Yung natatapos ko lang yung isang episode talaga ng audio pag umuwi ako sa amin. On the way. On the way pa uwi ng ano ng sa dun, travel sa travel kasi hindi na sumasakit kasi yung ulo ko pag nag sa cellphone ako sa biyahe. So ginagawa ko dina-download ko siya before ako umuwi. Tapos doon na ako mag-aano, doon ko na siya pakikinggan. Sa ano. Hey, Ma'am Trixie Laranya. Trixie Ordonia Larraga is watching. Hi, Ma'am. Pa-shoutout sa po sa asan ba 'to nagtatrabaho? Hi, mukhang sa ano? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam, sorry. Saan po kayo nagtatrabaho? Saan po kayo nagtatrabaho, ma'am? So, going back dun sa pinag-uusapan natin, ano ba nangyari dun sa ano? Sa... Ayaw nga. Ano, nag-out nagkakaroon na ng ano eh. Dun? Nagkakaroon na ng demonstration dun. Oo. Dahil sa... Parang nagpipil people power so, sila dun eh. Maganda naman ganyan na kahit ito si Kenneth ano ito eh pag natutulog pini-play niya yung mga ano yung mga episode kahit tulog na. Yung ano niya eh yun yung pampatulog niya. Pampatulog niya eh. Ako na ano kasi ako kasi syempre yung mga kasama ko baka magising. Tsaka hindi ko rin siya ang tawag dito
Hindi kasi ako mahilig mag-headset. Lately, kasi nasisira yung headset ko. Naiipit, no? Pagising ko, nasa leeg ko na yung ano. Parang yun, yung ano kanya. Cord ng phone, yung charger, sasakal tsaka yung nasasakal na ako. Pagising ko, ano, tubat nasa leeg ko na yung ano. Nare-remember ko nun si Sir Kenneth, ano eh. Isa to sa nung time na doon pa siya sa dorm nakatira. Nung malakas pa ba si Kenneth? Yung malakas pa siya nun. Ano? Kami yung mag... yung kasama pa natin si Kenneth. Nandito po siya. Hindi niya ano eh, hindi... Pareho kami hindi nakakatulog ng early. Tapos parang naririnig ko na lang palagi yung ano niya. Yung may nagsasalita. May nagsasalita. Parang may nagdadasal. Tapos pagtitingin ko, ay nakaplay na pala yung podcast niya. Ah, napanood mo na ba pare yung ano yung bagong episode with Elon Musk? Hindi ko pa natatapos, ang layo pa, parang 30 minutes pa lang siguro. So nakakapa 45 minutes na pala tayo mga lodi. Mm-mm, 46 mga minutes. Lots. Sa mga share. Sa mga share naman dyan. I-share nyo naman tong ano, para hindi naman tayo, para marami tayong nadidiskusyon dito. Hera. Oh, hi Ma'am Hera Cervales. Shout out. Special shout out daw from Sir Kenneth. Sir Kenneth. Uy, sino ba yan? Sino yan? Pakilala mo naman kami. Di ko natatapos, di ko ba. ang weird kasi kausap si Elon Musk. Ay, sorry. Ang weird kausap si Elon. Like, Bakit? Pag nagsasalita siya, parati siyang may nagpo-pause. Parang, tapos basta ang parang ang bagal niyang magsalita. Oo, napaka weird niyang kausap. Tsaka ang weird ng pinag-uusapan nila. Hindi ko rin maintindihan kasi ano ba pinag-uusapan nila, ba't parang ano, ba't parang sila yung nakakaintindi, no? Hindi ko alam, naglalaba ako pero naano ako na ang tawag dito, nalalasing ako pag hindi ko naiintindihan talaga. Sobrang dami na na-overwhelm ko sa mga pinagsasabi. Ay, si Ma'am Bon. Hi, Ma'am Bon from Cebu. Kumusta kayo dyan? Hello. So, yun nga. So, ano ba yung... Meron tayong topic kanina eh. Ano pinag-usapan natin? Yun na nga, yung Floyd. Floyd Mayweather. Floyd Mayweather. Ay, Floyd. Si yun nga, yung namat... Yung George Floyd friend ni Stephen Jackson, isang NBA player. NBA player. So sa yung, mga hindi nakakaalam, I think wala naman atang hindi nakakaalam kasi lahat nasa Facebook ngayon. Nandiyan yung mga ano eh, mga pawok na mga Black Lives Matter. Napaka ano nang nangyayari doon, parang nagpo-purge na ata sila doon. Oo, dami ng riot tapos looting eh. Sinunog yung isang building ng police station doon, no? Sinunog dahil doon sa ano, outrage ng mga tao doon. Kasi regarding doon sa kumakalat na video, ay... think napanood nyo na yun, na may isang black guy na namatay. Pinned down sa floor. At namatay. Oh. Tapos, tawag dito, may isang police na... Huwag mo itulak yung mesa natin. Ay, sorry, sorry. Tinutulak, maandar. may isang police na... Inipit yung leeg niya ng... Ano ba yung term doon? Parang... Kniing. Parang kniing yun eh. Ba't tayo tumatawa? Napaka ano yun. Hindi natin alam yung ano, yung term. Yung term, so yun na nga... Tinuhod yung lalaki. Tapos... Ano, humihingi siya ng tulong kasi hindi na siya makahinga. Hindi siya makahinga. Hindi siya binigyan ng... space ng ano. Tapos maraming tao doon. The thing is ang hindi siya mag-isa. Hindi may mga tao na nagvi-video tapos ang tawag dito. Kitang-kita kasi merong picture eh. Pati yung ano, dun yung close up talaga. Doon sa likod meron din may pictures kung ano nangyayari doon. Very ano disturbing sa mga hindi pa nakakita. Kasi ano eh, alam niyo na namatay yung ano, yung lalaking yun. Elon Musk.
ano naman masasabi niyo sa balik probinsya program ng national government resulting to new positive cases in Leyte? Yun ang apin na yung sayang masasabi na namin masaya nga kami. Tangina yan, tangina si Bunggo. Well, the reason behind dun sa ano sa balik probinsya na yun is okay. Okay siya, oo. The implementation, the ano lang, napaka ang sad ng mga lodi, di naman siya yung first black dude or color dude na namatay. Hindi lang siya, parang dun lang nangya ano eh. Nagalit lang talaga masyado kasi yun nga yung nakikitang-kita sa camera. Kasi mostly ng mga black related deaths o parang ganun. Hindi nakikita masyado sa ano eh. Yun eh, kitang-kita natin yung oppression dun eh. So, tsaka sobra, sabi nga ni Sir Matthew, hindi siya yung pinakauna. Actually, ang dami na. Ang dami na yung ano. Kaya nga, ang tawag dito, naging trendy yung Black Lives Matter na ano. Ano na, ulit dun eh. Na ano ba tawag dun? Basta, yung Black Lives Matter dahil dun sa ano. Well, hindi siya bago. Hindi siya bago. Matagal siya bago. Eh. It's been 300 sobra 300 years na. In eh. The sense na sa US ay ano pa rin talaga yung racism. Doon eh. Laganap pa. Oh, laganap pa rin talaga. May lalo na yung mga ano, yung mga hindi naman lahat, pero kumbaga nandiyan pa rin yung ano. Dito sa atin kasi masasabi natin na hindi tayo racist yung mga Pinoy, pero mahilig tayong mag-stereotype. Alam mo yun? Nandiyan pa rin yung stereotyping. Personally, parang... Shoutout daw kay Kuya Elgenan Evangelista, Kuya Cardo daw. Kamusta kayo dyan sa Tacloban? Ingat kayo palagi. Personally, parang hyper-reaction ng mga tao porket siya yung... Well, yun na nga, ang tao dito... hindi nga natin on behalf of the Asian community, we condemn the actions of that fat bitches. May in-check dun eh. Si Tutaw. Police officer Tutaw yun eh. Mas ginawa ng government sa Syria eh. Well, yun na nga. So, ang daming ang tawag dito. Parang stress lang. Alam naman natin. Na alam mo na nainis ako dun sa ano, sa Asian guy na yun. Nandun sa... Tapos parang ano pa siya? Siya pa yung parang aggressive dun sa mga ano. Sa... imbis na i-ano niya yung situation. Tama na yung pare. But ano? Ang ina, parang... Ay, hindi. Ano na lang. Tapos knowing... At ito pa. Knowingly na ano. Na nalaman na... Na-discover yung lalaki. Ay, yung officer na yun is... Ano, tawag dito. May mga previous siyang mga charges. Yung ano? With regards with violence. Dun sa... With violence. Meron siyang internal affairs complaint. Oo. Eh. Ang dami niyang cases, pare. Parang tapos, 16 eh. 16 yung narinig ko. Hi kay Ma'am Angelique. Watching with, ano, yung kapatid ni Sir Segui. Hey, Ma'am. Stay safe. Nasa ano siya? Nasa Dubai. Hmm. So, yun. Ikaw, ano, yung ano, dito naman, with relation dito sa Philippines, dito sa nangyayari sa atin, ang daming nagpo-post na tangina yung mga Pinoy talaga ganito kasi nung dun sa US ang dami daw nagpo-post kagad na ano yung oppression ganyan. Yan, pero nung tawag dito yung dito sa Pilipinas nangyari daw yung binarel yung mga yung mentally challenged na patient na lalaki yung ano last oo, yung lately. Tapos parang lately. Ano daw, parang, ha, hindi, kasi ano, ang tawag dito, kasi, ano yung comment nila, di ko mabahas. Fat ass. Fuck that, fat ass chink. Hoy. Ching chang chu. Ano ba yan? Tapos ano, tawag dito, but daw dun sa, ano, sa US, parang, react yung mga tao, pero nung, yung nandito daw sa Pilipinas, yung mentally challenged daw, ano, okay lang daw, ganyan-ganyan. Ikaw, ano ba yung reaction mo dun? Yun nga.
Yung pa, ano eh. Napaka... Parang iba yung ano eh, iba yung dating ng mga Pinoy sa regarding sa ganyan eh. Eh... Bahay, ano eh, anong... ikaw yung gawin, ikaw nga yung... Ikaw nga maging pulis. Parang ganun yung iniisip nila eh. Ano eh, ikaw yung nasa lugar ng pulis. Hindi mo bababarilin yun? Hindi mo ba... hindi mo ba, ano yung tawag nito, hindi mo tutuhurin yung leg ng... Well, to give background lang dun sa ano, sa mga hindi nakakaalam, kung bakit na hinuli si George Floyd. Kasi nga ano, may isang store dun na nagtumawag ng complaint against him. Kasi akala nila nag-issue daw siya ng nagbigay siya ng ano, nag-buy siya ng na ano, na fake counterfeit na bill ano, oh, parang ganoon, check something. So knowingly na hindi naman daw, tapos yun pa yung ginawa, legit naman daw. Tapos yung the way in ang tawag dito, hinahandle yung ano, eh, si yung, Chief is watching. Hi Chief! Nakikigamit kami sa ultrasound. the way daw hinahandle yung situation, dun daw ano, yung mga tao, parang nagagalit kasi. Pagkakaalam ko, napaka nice daw yung guy na yun eh. Parang ganun. Tapos, yun pa yung ginawa sa kanya ng ano, ng pulis. Parang tapos yun nga, yung backlash talaga ng publiko, ng mga tao dun sa Minneapolis. Yun nga, sinunog nila yung grabe, sinunog talaga yung police station, nanlut yung mga tao. Tsaka may isang video dun na may yung isang pulis nagpretend siya na ano, na civilian. Tapos sinisira niya yung building. Siya yung umuna. Siya yung unang pumasok doon. Binasag niya yung mga salamin, tapos nalaman nila na pulis pala yun. Parang alam niya na yung ano eh. Parang ano, siguro ano na muna natin. Bigyan natin sila ng liyab, charot. Ay, parang napapagod na rin yata yung pulis na yun eh. Gusto hello, cool lang. Kids. Sabi ni Sir Pong. Hi, Chief! Nakikigamit kami dito sa ano, sa ultrasound. Dito lang kami nakaano. So yun nga, ano yun eh. Parang alarming lang kasi nakita talaga yung ano eh, kung paano nila inoppress yung lalaking yun, tapos yun pa namatay siya. Eh parang stress na nga yung tao tungkol sa COVID, tapos yun pa yung mga maririnig nila. Tsaka ano, he's been magagalit talaga at magagalit sila eh. Inuhano talaga, he's been begging na hindi siya makahinga, but dito sa leg, tapos knowingly, sino ba yung mga nag-aano dyan, nag-aano sa self-defense, sino ba yung nag-aano dyan, nagre-restrain ng ano, ng isang perpetrator. Kasi hindi na alam naman natin dun sa video o dun sa ano nila. Dun sa video itself, ang daming violation para sa akin, yung violation dun is but sa leg pa talaga. Oo. Pwede namang inano lang tinase. Tinaser. Minase. By the way, ang dami nila dun, ano? Parang apat sila. Rhymes, bitch. Mace and taste. Yung nga, apat sila dun eh. Ay, sure. Liam is also watching with you. Hi, Liam! Hi, Liam! Baby Liam! Ba't gising ka pa? Anong oras na? Hindi oras pa na natutulog eh. 9:30 na. Yun nga, sabi nga ni ano, apat sila dun, tapos isa lang yung ano, yung lalaki. Tapos, ganun pa yung ano nila. Ganun pa ka-violent yung ano nila, yung pag-restraint nila sa lalaking yun. Hindi naman talaga natin madi-deny na ano, na ganun pa rin talaga yung may ganung klaseng discrimination pa rin talaga. The discrimination is very ano, obvious pa rin na tawag dito na pag black ka na ano talaga yung ano, lalo na sa America. Ano nila eh, discriminate nila. Discrimination, ganun. Kaya yun, nagkaroon ng ano, outrage talaga. Chaos talaga doon si Trump na nagpapanik na eh. Well, syempre, pag mas the more na hindi na sa stabilize yung nangyayari doon,
mas more pa yung mga tao na makikijoin until umabot sa point na wala, ano na talaga. Wala na. Wala na, bahala na kayo dyan. Total chaos na dun eh. Ah, si, ano, where we have new viewers. Si Sir Mark Glenn Patayan, si, at saka si Sir Jenjan Navorque. Si Kuya Boro. Kuya Boro at si Kuya Glenn sa Tacloban. Stay safe kayo dyan palagi. Pa-share na lang mga sir. Share nyo na lang. Sa mga share badge dyan, sa mga gusto ng mga badge skin namin, tsaka diamond. Pa-ano na lang. Uy, hindi na kailangan yan is ni Sir Boro kasi Sir Jenjan. Sir, eh, paano naman? Pabuhat naman kami. Sir. Mythic na eh. Mythic glory na yata eh. Oy! Oy! Teka lang! Oy! Ano ba yan? Si Ma'am Isa is ano here. Ano ba yan? Ay, kinikilig si Cardo. Kinikilig. Andiyan si ano, andiyan si baby ko. Hi baby from... Nakikita mo ba yan? Di mo naman nakikita. Yung picture eh, yung picture. Ay, andiyan siya eh. Sabay-sabay pala. Ano ba yan? I love. Mang Joshabit rin. Paingi skin. Ano ba yan? Anong skin yung gusto mo? Anong skin gusto mo? Skinless pwede. Skinless longganisa si Manong meron. Ay, nandiyan din yung love ko. Hi love. Ay, baby Sasha, nandiyan rin yung baby namin nanonood. Nakikinig rin yung baby namin. But ano, ilang oras na ba tayo? Nakaka-one hour. Pahingi skin, tangina mo. Pahingi skin daw. Anong skin ba yung gusto mo? Gusyon ba gusyon? Ay, so yun nga. Updates na lang natin kung ano yung mangyayari. Basta narinig ko, finire na yung ano eh, yung mga police na nakasali dun sa ano eh. Sir Andrew's watching din. Sir Andrew from nasa Dubai. Abu Dhabi, Dubai. Dubai, Abu Dhabi. So, yun nga, na-fire yung mga police pero hindi pa nagsastop yung ano. Hindi pa nagsastop yung protest dun sa Amerika. Hindi talaga matatapos. Hindi yan mawawala kung alam naman natin yung presidente dun eh, hindi racist eh. Hindi yan matatapos naman. Hanabi lang daw, sabi ni Sir Glenn. Hanabi. Hindi ka nga marunong eh. Marunong ka bang gumamit niyan? Ah, Sir Mark Noronha also is watching ano, Ma'am sa live natin. Erica Ibangoy is also watching. Sa mga ano lang, sa mga bagong nanonood, ay yung mga pinag-usapan namin nung earlier is about dun sa Balik Provincia. Program ng gobyerno. Ah. And also ngayon, yung bago lang yung kay Sir the late George Floyd dun sa US. Yun. If may ano kayo, may comments kayo dun, please comment niyo sa comment niyo lang. Comment niyo lang mamaya. Para malaman naman natin kung ano yung mga sentimento niyo dun sa mga nangyayari dun. We would like we would be glad to reply all of them. Yun. So nakaka 1 hour na tayo. So ano? Close na ba natin or mamaya na, mamaya na. Nandito pa sila eh. Ay, si Ma'am Sheila's watching din. Hi Ma'am Sheila. Nilipat namin yung bed, ibabalik din namin mamaya. Mamaya, bukas magagamit na ulit. Sunday bukas. Ay, Sunday, so wala palang ultrasound bukas. Walang ultrasound bukas. So, ano pala? Ano pa ba yung mga ano? Nagiging ano na natin to eh. Nagiging routine na natin na wala tayong topic talaga. Oo. Oh, sa mga... Kaya nag-ano tayo, parang nag... Ay, yun, sino? Race oppression is still alive and well. Hindi lang sa blacks, pati rin sa mga chingchong. Innate na sa kanila yung ganun. O nga, sino ba nagsabi? Sir Kenneth. Sir Kenneth. O nga. Oh yes, Sir Ken, ganun talaga eh. Na hindi naman mawawala yung ano nila eh. Yung oppression ng ganyan. Lalo na yung presidente nila ganyan. Mas hindi sila matatakot na magpakita ng kanilang white supremacy, mga shit ng ganun. Tsaka ano, parang for me, napaka ang tawag dito, napaka basic ng pagiging, siguro innate na sa mga tao yung ano. I'll just say this now, the world is in shit.
Oo nga, we're diving into poo. We're diving into... Tawag dito, common sa pagiging tao yung somewhat discrimination na lang. Palaging siguro gusto makalamang eh. If yung tao is feeling mo mas superior ka, mas grabe pa siguro yung ano, the way mo i-treat yung ibang tao. So siguro kasi parang nagiging lalo na sa mga first world country na mga ano. So feeling nila mas superior sila sa lahat ng tao. Uh-huh. So pag pumunta ka sa lugar na yon na tapos hindi alam ka nila na hindi ka taga doon talaga. So yung mga tao iba talaga yung pag-handle nila sa iyo, the way ka i-treat ganyan. Parehas din naman dito sa atin eh, kasi dito sa atin siguro baliktad lang. Di yung sa atin eh ano eh, yung lugar eh. Yung lugar eh. Dito sa atin pag ano, pag ikaw pag taga-probinsya. Pag antay nito pag ano, pag tawag dito. Ay si Sir Rajib from Philip. Kasama natin siya sa ano, sa Philippine podcast. Director, hi sir. So yun na nga, dito sa atin pag ano tawag dito, pag foreigner ka, mas iba yung pag-treat sa'yo ng tao. Di, diba? Parang baliktad. Like, sa kanila, pag siguro, pag lalo na pag Asian ka, ganyan, black. Pumunta ka sa kanila. Parang, hindi ka... maliit yung pagtrato nila sa iyo. Pero dito sa atin, baliktad. Pero, ano din tayo, napaka-stereotype, hindi naman ganun ka-racist, pero may konting racism din eh. Pero hindi natin eh, Asian tayo eh. Asian pa rin tayo eh. May ano ba tayo? May pass ba tayo pag ano? Meron yun, meron. Kasi pag ano, kahit nga yung maitim, dito sa atin. Negro. Ganun. Oh. Should we say that? Okay lang yan. Are we allowed to? Kasi negro, marami rin negro. Pag ang mga Amerikano, hey Joe, ganun. Hey Joe, polo. Pero what the thing doing, is, Joe? Mas ano tayo, pag foreign, ano tawo dito, binibigyan natin sila ng mas, ano tawo dito? Yun nga eh, yun yung ano eh. Pero sa kanila, napaka baliktad. Pag hindi ka taga doon, Asia, you're an Asian, you're a black dude, you're ano tawo, kahit ano pang black, yellow. Red, ano may red ba? Sino ba yung mga red? Yung mga ano, yung mga Indian, ayun, mga Redskins. Yung native ano? Nila dun, yung mga native. Wala, ano, hing ka Ma'am talaga. Wendy Lagmay is watching. Hi, ma'am. How about you guys? Ano yung... Alam mo yung dito sa take atin. Take nyo sa mga yung ano. Dito sa atin, ano. Yung pinag-aaway natin yung mga taga-probinsya tapos yung mga taga-syudad. Yung mga Bisaya tsaka yung mga Tagalog. Yung mga Tagalog zone. Malaki kasi yung currency ng USD kesa sa PHP mga... Yan rin talaga. Kaya nga eh. Kasi feeling nila mas superior sila sa mga... Oo. Kung sino yung superior, syempre, yung ibang tao, iba talaga yung... Pero it's not naman na lahat ng Americans ganun. Or marami naman white people. Mabait. Or mga kahit na mga from first world country. Yung mga ano eh, yung mga sa Kristan, yung mga Christian, yung mga Latter-day Saints, yung mga pumupunta sa bahay-bahay. Napakabait naman nila eh. Si Kuya Carlo, hi, is watching with us. Ma'am Cheryl Labria is also watching. Hi, ma'am. Tapos ano pa nga? Yun nga, yung sa atin dito, yung mga Tagalog tsaka yung ano eh, Bisaya. Oo, kahit nga dito sa atin eh. May local ano din tayo. Local racism yun eh. Yung kahit, mga, ang tawag dito, kahit Pinoy na yan ha. Kasi Pinoy mo na, pero ganun din. Bisaya. May mall ba kayo dyan? Oo, Bisaya kasi ganyan. Marunong ba kayo mag-Tagalog? nagita ko sa TikTok yung mga ano eh, mga Bisaya sumasagot eh. Dito sa amin, meron na yung mga mall. We're fluent in English. Hindi kami gina tricycle, popsicle, yung mga ganun. Nakakatuwa rin din eh. Ano din eh, siguro natural lang talaga sa tao. To discriminate. To discriminate. Hanap ng
ng para lang makalamang sa ibang tao. Kaya yan si Bongo, hindi yan. May bumabalik tayo sa ano. Ba't bilang Bongo yung ano, pinag-usapan mo? Binalikan eh. Yun nga. So, alam natin na, yung ano rin, di ba? Na ano rin ako kasi, yung flatten the curve, parang tayo lang yung Asian country na hindi pa nagpa-flat yung curve. Kasi yun yung goal natin. Hindi to be number one. Number one in the Asia ng ano positive, tatalunin yata natin yung China eh. May local resist tayo, I can say, pero parang mas tikin tayo sa foreigners na nagawa natin. Well, di totoo. Totoo naman yan eh. Lalo na yung ano, yung nawalan ng tubig sa Manila. Lahat ng mga, marami ako nakikitang post. Ay, mga taga Manila, mayroon kaming tubig dito, sabi sa Visayas. Sir, lalo na pag tigidig. Tigidig yung accent mo. Uy, naranasan ko rin yan nung ano, nung nandun kami sa Manila. Makikita mo rin dun yung ano eh. Yung mga nakakasama mo tapos malalaman nilang taga Visayas ka. Meron ganyan eh. Parang ano na rin yan eh. Normal na siguro. Pero like, hindi siya maganda. Pero... parang pinagtatawa na... hindi siya maganda pero wala. Ganun talaga eh. Ganun talaga yung ano ng mga tao eh. Oo. That's how we roll. Tapos, o nga pala. Yung mga nagpo-post ngayon sa mga Black Lives Matter, parang hindi ko sila nakita na ano eh, nagpo-post rin na about sa EGK noon eh. Meron akong nakikita sa mga post na yung mga Black Lives Matter. Yung nagiging ano nga lang, nakikihype lang. Lalo na dito sa Pilipinas yung ano. Tapos sabi na Black Lives Matter daw, lakas mo makal Black Lives Matter. Pero nung yung mga nanlaban daw, okay lang kasi mga ano. Kasi mga drug lords yun eh. Mga drug user yun eh, okay lang. Okay lang ba yun kasi ano? Yun nga, may nakikihype dyan na isipin nyo muna. Well, it's a very different ano, it's a very different situation. Kasi yung iba dun is wala talaga yung dun sa kanila, since black ka, ang tawag dito, subject ka talaga for ano, for discrimination. Discrimination. Dito sa atin, siguro for para sa akin lang ha, kung nangyayari man yung ano yung EGK niyan or yung mga nanlaban na yan tao dito hindi naman siguro lahat ng ano na naging biktima doon or kung ano ka man pusher ka talaga ganun. Kasi hindi mo malalaman kaagad by that time eh. No, lalo na yung ano, lalo na pag ang tawag dito na surveillance ka ganyan siguro. Pero dun sa kanila naka makikita mo talaga na binibideo na wala silang ginagawa. Tapos binabaril na lang pag ganyan. Out of hate crime kumbaga. Tama yun. Yung dogma. Ano yung dogma sa ano? Yung sa spit sa religion dogmas. Yan na nga. So, kasi yun na nga, parang feeling kasi ng lalo na yung mga ano, yung mga yung sabihin na lang na natin yung mga whites. Yung lalo na yung nasa US. Kasi feeling nga nila mas it's not na iaano mo sila dun sa pagiging black nila. Pero siguro mas kung gaano katagal na ganun yung situations ng mga black people doon is mas siguro mas lalo na kung san part ka ng country na hindi ka like in the hood something like that. Nasa urban ano ka talaga. So yung mga tao doon siguro the way it treat yung mga tao. Kasi ang tawag dito lalo hindi naman lahat ng mga nagiging criminal doon, black
mas ang dami like pag mostly ng mga incarcerated doon eh, black colored eh. Colored eh, like yung mga Latino shits na yan, yung kung ano-ano pa. Mga immigrants kung baga ganun. Siguro nagiging ano na lang, nagiging ano na lang talaga, nagiging yun na lang yung per, how the yun yung paano ba? Paano nila ma-perceive yung society na yung whites yung superior, yung blacks yung mga ano, yung mga in, mga Mexicans yun yung mga kumukuha ng mga trabaho nila. Yan na parang stereotype lang. Stereotype na lang yung ano nila eh. Yun yung hindi maganda kasi wala na nga, matagal na nga yung ano eh, hindi na nga slaver, wala nang slavery sa Amerika from what I know. So, bakit pa ganun eh, we should see each other as equal. Kasi, ang ano eh, napakahirap ng ganyan na makakita tayo ng mga crime na, mga violations, tsaka, marami akong kilalang police na ayaw na ganyan yung ano, yung pagtingin sa kanila. They're just doing their job, but the kung thing lalagyan is, parang, ng hate crime, parang, hindi naman lahat eh. Hindi like, lahat ng police ganyan. So parang nababrand din sila. Nababrand na rin, na, nagkakaroon na rin ng ano. Ay, kapag police ganyan. Oo, mga. Kasi yun din, yun mostly, yung nakikita natin sa social media. Like, tawag dito yung police may mga instances na ganun talaga nangyayari like nagiging subject for ano for racism kasi nga blacks ganyan ganyan yeah. Pero like yung ano tawag dito hindi naman lahat tawag dito hindi lahat mga ganun na police ang dami din naman mababait na mga police na alam nila yung ano. Pero like, nagtatrabaho lang siya. Anong, 2020 na guys, ganun pa rin yung ano natin, yung pag-iisip natin. Yung pag-iisip natin, huwag naman ganyan. Let's just, ano, kung justice yung hinihingi talaga, ay ano lang talaga natin is, justice for both sides. For George Floyd, tsaka sa police. Na magkaroon ng, ano, ng reform dun sa police, tsaka tas mabigyan ng justice naman yung pagkamatay ni George Floyd. So parang thinking na rin kasi talaga sa America 'yan eh. Like if you're black, ang tao dito, you're less ka sa mga opportunity. Ang tao dito, rights nila. Kasi ganun talaga dun eh. Ganun. Wala tayong magagawa, ganun talaga dun sa kanila. Tapos alam ano, ganyan pa yung presidente, ganyan pa mag-isip yung presidente nila. Hindi talaga sila matatakot gumawa ng mga ganyan kasi ano sila eh. Backups, meron silang backup, presidente yung backup nila eh. Yung presidente nila, racist eh. So wala tayong hindi natin. Uy, paano mo nasabing racist siya, no? Si Trump. Hindi ba? Kailan pa yan naging hindi racist yung orange guy na yan? Pero props naman kay Trump. Kasi it looks like it's okay. Pero I think kitang-kita yung excessiveness. I think trained naman siguro yung police na yun. It's just na he hate black people. Kasi hindi naman siguro makakalabas ng academy yung police na yun or kung hindi siya well trained. He's a bad cop. Eh parang ganun na. Kasi parang parehas lang din dito sa atin eh. Yung ano, yung nangyari na yun. Tsaka kahit gaano pa ka-trained yung ano, yung police na yun kasi kung yung intent niya talaga is to hurt that dude kasi nga is black ganun. Kahit, kasi for me kung ako yung police na yun, tapos nakikita mo na may mga tao na tawag dito na napapalibutan kayo, binivideo ka na. Tapos yun pa yung gagawin mo. Tapos he's been begging for his life, hindi siya makahinga. Yung intention mo talaga is
to kill that dude. No. Wala nang iba, wala na siguro. Nakikita mo na ano, tapos nakikita mo na marami ka, dami niyong pulis do. Marami kayong na pulis doon, tapos hindi, tapos ganun pa yung way ng pag-oppress mo doon sa lalaking yun. Klarado. Obviously, excessive talaga yung ano niya. Obviously, excessive talaga yung ginawa niya. Kasi, let's ask Sir Marcus into martial arts. And self-defense. Self-defense. Ano, for you, sir, magaling bang magmanuhod yung ano, yung police na yun? Sa ano, sa competition wise, if you're into na ano, nagko-compete ka. Mm. 'Di ba sobra na siguro yung ginawa ng police na yun. Is it even humane to? hindi mo masasabing humane yun eh. Kasi apat na nga sila tapos ayan nila naka-handcuff na nga ata. Naka-handcuff na yun. Hindi ko alam. Naka-handcuff na yun yung lalaki. Tsaka may dumating pa na medic. Chinek yung pulse niya tapos yun na wala na. Hindi nakaganon pa siya. Like until dumating yung bed. Ah. Nito transfer na siya. Saka pa tinanggal yung tuhod. Tapos pero like ilang minutes na siyang nakalupay-pay doon. Tapos alam pa naman nila na ano lang yun eh, complaint lang ng counterfeit bill. May peking ano lang tapos ganun. Ganun yung gagawin niya. Hindi violent in nature yung tinawag ng complainant sa para sa lalaking yun. Tapos ganun pa yung ginawa nila. Walang weapon yung lalaki. Peking pera lang yun. peking pera, talbog na cheque lang yung dala ng lalaking yun. Tapos, hindi fake. Hindi siya fake. Ano yun lang. Akala lang talaga nung ano, nung nasa store na baka peke. Fake. So kaya tinawag doon. Pero like hindi. Yun lang. Kasi parang ano, mabait daw yung ano, mabait daw si... Nagkamali yata. Sure ako yung pansin siya. Kasi nga, ano, racial profiling, ganun. Ganun talaga eh. Wala. Kasi nga, may mga video nga, recently din, since lumabas yung issue na yun, may mga video na nagsasurface sa internet, sa Facebook, like na, tawag dito, other there was police. This guy na nakaupo lang, tapos dumating yung police, tapos in-handcuff kagad siya, the way siya hinandle na parang ano, parang tapos the guy was just waiting for his friend. Tapos may kasama pa siya, binivideo siya, tapos may ano pa, may tawag dito. So yung guys sumasagot dun sa police, pero like ano tawag dito, hindi naman siya ganun ka lala, like tapos may dumating pa na ibang police, pinapalibutan na sila. Tapos may some way, there was this white dude dun sa likod na sabi niya, don't talk na lang, ano tawag dito, I'm an attorney that won't do good for you, tapos ganyan. Tapos para inano pa rin siya, pinilampot pa rin siya, tapos sabi na ano tawag dito, insulting a cop, nakalimutan ko yung ano, bakit siya inarrest. Parang meron niya yung obstructing ano, mahilig sila yung obstructing investigation. Obstruction of justice. Oo, yun yung mga trip ng mga pulis dun eh, may mga saltik yata. Resisting arrest, tapos ganun. Restricting. Gumagawa sila ng iba-ibang ano. Ay. Paano kaya yan mababago? Ano, sa tingin nyo, anong pwedeng magawa natin as civilians in regards dyan sa pag-aabuso ng mga pulis? Kasi hindi lang natin alam, dito rin sa Pilipinas baka rin magawa mangyari yan sa atin. Hindi naman due to racial profiling, pero ano, discrimination and abuse of power by the police and ano. Kasi hindi siya bago. Hindi siya bago. Kahit dito sa atin. Obvious naman na may ganun din. Pero like, siguro hindi natin matatanggal sa unless ganun talaga yung pag-iisip ng tao. Ng specific individual na yun. Like,
kung ano talaga, maggagawa siya ng masama towards kahit ano ka pa, civilian ka lang, kung ayaw mo sa mga ganyang tao, like ganun talaga yung mindset mo, that won't even matter kahit civilian ka pa, police ka pa, or kung ano ka pa. Like, pure shit talaga yung utak mo. Ganyan. Ganyan talaga utak mo, nakawala. Kahit anong, ang tawag dito, black, sigaw mo na Black Lives Matter, ganyan, kung yung mindset ng mga tao, ganun talaga, hindi magbabago yan. Kasi, ano dyan na eh, parang ano na yun eh, nasa sistema na nila yun eh. Like, unlike ano talaga, may nakita akong video dati na may, ang tawag dito, may isang white supremacist na ano talaga siya, skinhead, tapos basta legit na ano talaga. KKK, parang ganun. Parang ganun. Anti-Semitic yun. Tapos nung ano niya, nung nakalimutan ko yung ano buong story, basta nagkaroon siya ng friend na black girl ata yun, tapos nagbago siya eventually. Tapos naging ano siya, naging ang tawag dito? Pastor? Hindi, naging ano siya, naging mabait siya sa mga... Sa mga black? Oo, umalis siya dun sa ano, sa group na yon, hindi na siya skinhead, gano'n. Parang nag-reform siya. Nag-reform siya, pero like... pero for him, parang gano'n. Ang tawag dito, mali, yung chances, kasi pag yun yung mga kasama mong tao, same kayo ng mga, ayoko ng ganyan. Until umabot sa point na mag-change yung perspective mo sa mga bagay-bagay, hindi siya magbabago eh. Hindi. Like, pag yung mga trip mo ganito, so syempre ikaw, ganun din yung mga ano mo. So, wala talaga, it's all comes sa ano, sa own perspective, pag-iisip mo on how you treat your people. Or how you treat other people. Ganun lang talaga yung mangyayari sa atin eh. Well, hindi natin maiwasan kung hindi natin... Kahit nga dito, speaking dun sa ano, sa mga nangyayari na yan, kahit nga dun sa ano, sa mga sa balik probinsya na yan, ginagawa rin natin eh. Parang yun, discriminate natin yung mga gustong umuwi, mga ganyan. Diba? Yun yung mga iniisip, ano eh. Eh, the discrimination is nandun always and constant na depende kung saan ano yung pinapaniwalaan mo. So sobrang entangled talaga yung ano eh, yung medyo mainit talaga yung police ngayon eh. Yung mga police eh. Si Cardo, ano na rin eh. nakita mo ba yung video nun? Yung nagalit siya. Oh, tapos yung backlash ng tao, yung pinopost yung mga gay movies na ginawa niya nung una. Basta. So, ilang nakakaisang oras and 20 something minutes na rin tayo. At may nanonood pang dalawa. Sino ay nanonood? At tatlo na. Shoutout nga pa pala ulit. Sino yung nandyan? Sino ba yung nandyan? So, yun. Yun lang naman yung gusto namin pag-usapan sa episode na to. Hope na nakapag-enjoy kayo. Sa mga hindi makakapanood ngayon or sa mga bago lang na nakapanood, ano lang kayo dyan, you can watch us again in YouTube. Pwede nyo naman ito i-replay, ipopost din namin ito sa Facebook. And also sa YouTube at sa Spotify at Anchor. Spotify, Anchor, and Apple Podcasts, Google Podcasts, kahit saan. Naantok ka na ba? In-tune din ang mga kapatid kay siyempre support na... Ako! Si... Kawawa naman, sir! Data is life! Data is life! Mag-ML ka pa mamaya!
Hindi na tayo nakasali sa ano? Sa MCL. MCL, alas 9 na. Alas 6 na. Alas 6 na ba? Oo. So yun, if may mga ano pa, may mga hindi kami na-discuss, hindi na pag-usapan, pwede nyo kaming i-message. Message. Also, for our next episode, pwede rin yung ano. Kung ano yung gusto nyong pag-usapan namin sa susunod na episode. Siguro i-end na rin namin yung podcast na to kasi alas 10 na. So, yun. Shoutout ko kay Baby. Yan, nag-message na siya. Nag-comment na siya. So, baka tulog na yun kasi, ano eh. Pagod rin yun eh. Shoutout ko sa family ko dun sa Tacloban, tsaka yung mga classmates ko na nagtatrabaho, tsaka yung mga naghahanap ng trabaho, ingat lang kayo palagi. Yun. Shoutout din sa baby ko tsaka sa wife ko. And also to my sisters in London and tsaka sa Cebu, ingat kayo dyan. To my mom and my dad. Yun lang naman. Tsaka sa mga shoutout sa lahat na nakinig at nagsubaybay sa episode na to. Sa mga katrabaho namin, sa mga friends. Kaya yung nagko-comment dyan, sila paring Kenneth, Sir Matthew, Matthew tsaka, Sir Mark. Hope nag-enjoy kayo sa episode na to. Ano? Ano pa? Thank you. So... sana sa susunod na episode nandiyan pa rin kayo. So baka maging ganito na rin lagi magla-live sa Facebook para makausap namin kayo. Is it better na nagla-live kami? Message nyo kami kung ano yung message nyo nga kami kasi yung previous I think the problem na nagla-live kami is mas engage kami sa mga listeners, so parang may mga times na nag-in and out kami sa topic lumalayo sa topic kasi nga dun sa mga nagko-comment, pero like is it a good thing or ano, just let us know. Is it better na rini-record lang namin or is it better na we do it live? So message nyo kami kung ano yung gusto nyong close na ba natin? Yes. And also sa mga ano those who would like to suggest topic for the next episode, maybe next week, hindi ko alam, or the week after next week, hindi rin natin alam, maybe depende sa availability ni Sir Rick. So, yun. This has been the podcast. So, yun. I-cut na muna nating episode na to. Thank you for listening. Thank you for listening. Sa mga listeners natin. Thank you for listening. Saan? May one pa na nanonood. Sino yan? Sino ka? Ano naman? I-shoutout ka namin mga. So, this has been the podcast. Hopefully, nag-enjoy kayo. Please do check us out sa mga podcast episodes namin. Tsaka sa mga previous episode, pwede nyo rin i-check. Kung sa hindi kami YouTube nakakapag-upload. So yun, this has been the podcast with your host. I'm Marky. I'm Rick. And... bye! Bye!
and then the dog.